Respeto sa kapwa, yan ang huwag nating aalisin sa ating sarili. Lagi nating tatandaan na ang pakikitungo ng tama sa ibang tao ang siyang susi sa matiwasay at payapang pamumuhay. Ika nga, huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. Iwasan mo ding magbitaw ng mga matatalim na salita sa iba dahil baka yun pa ang maging bunga ng isang hindi magandang pagkakaunawaan na maaring humantong sa isang malagim na katapusan. Mga kaibigan, samahan niyo ako upang balikan at pag-usapan ang kaso ng malagim na pagkamatay ng isang kababayan nating Pinay OFW sa UAE. Pero sino nga ba ang pumaslang sa kanya at ano ang kinalaman ng salitang respeto sa kanyang malagim na pagkamatay? Well, dyan ka lang at malalaman natin yan maya-maya. Ang nakikita niya sa larawan ay si Maria Lenly Silpao Oliverio, 26 years old at tubong Negros Occidental at matiwasay na nagtatrabaho sa UAE. Tulad ng istorya ng marami nating kababayan, si Lenly ay naglakas loob ng mga ibang bansa at mamasukan bilang DH sa UAE. Mahirap nga naman kasi makahanap ng permanenteng trabaho dito sa ating bansa na may maayos na sahod na siyang sasapat para sa pang-araw-araw na buhay. Ang kahirapan na ito ang nagtulak kay Lenly na mga ibang bansa at iwanan pansamantala ang kanyang dalawang anak upang kumita ng mas malaki sa ibang bansa. Ayon kay Mang Eddie Oliverio, ama ni Lenly ay madiskarting bata si Lenly at siyang pangunahing nagdadala ng kita sa pamilya nila. Sinabi rin nito na ang nagtulak kay Lenly ng mga ibang bansa ay upang mapaghandaan ang kinabukasan ng dalawa niyang anak at mabigyan sila ng magandang edukasyon. Samantala, sa mga unang taon ni Lenly sa UAE ay naging maganda naman ang takbo ng tadhana para sa kanya. Naging maayos ang kita niya at naging regular ang kanyang pagtatrabaho dito. Naging masagana rin ang pagpapadala niya ng pera sa kanyang magulang at dalawang anak. Lalo pang naging maluwa ng buhay ni Lenly nang magkaroon siya rito ng boyfriend na may mataas na posisyon sa isang kumpanya. Naging masaya ang kanilang pagsasama at ito na rin ang nagbigay sa kanya ng permihang tirahan. Sinagot din ito maging ang pag-aaral ng dalawang anak ni Lenly, kung kaya't mas maraming naging ipon si Lenly sa kanyang trabaho at mas marami ang natitira sa kanyang sweldo. Akala nila ay tuloy-tuloy na ang maluwa na kalagayan ng ating kababayan. Hindi nila alam na may isang malagim na insidente pala ang naghihintay sa kanya upang bawiin ng isang iglap ang kanyang mga pinaghirapan maging ang kanyang buhay. Isang araw ay nagulat na lamang ang mga tao sa lumabas na balita na may isang 26 years old na Pinay ang pinaslang sa kanyang flat sa England cluster ng International City sa Dubai at ito ay walang iba kundi si Lenly Oliverio. Nai-report ang insidente noong February 18, 2016 nang may tumawag sa mga otoridad na isa pang worker mula sa parehong gusali kung saan natagpuan ang bangkay ng biktima. Di nagtagal ay agad na dumating ang mga otoridad at dito tumambad ang kalunos-lunos na sinapit ng ating kababayan. Naging una sa listahan ng mga otoridad ang boyfriend ni Lenly bilang primary suspect. Una kasing lumabas sa investigasyon nila na mayroon palang naging pagtatalo ang dalawa sa usaping pera. Ilang araw din nilang inobserbahan ang nobyo ni Lenly ngunit wala silang mapiga mula rito. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon sila ng bagong lead mula sa isang Pakistani na janitor ng nasabing gusali. Kinunan nila ng pahayag ito kung may nakita ba itong kahinahinala isang araw bago mangyari ang insidente. Nakipag-cooperate naman ang janitor kaya walang naging problema ang mga otoridad dito. Hanggang sa mapansin nila ang mga sugat mula sa leeg nito. Tinanong nila kung napaano ito at ayon sa janitor ay sugat ito mula sa kanyang pag-aahit. Subalit hindi naging kumbinsido dito ang mga pulis dahil iba-iba ng laki at linya ng sugat sa leeg ng lalaki. Dahil dito ay hinold nila sandali ang lalaki upang obserbahan at habang patagal ng patagal ay dito na unti-unting nagbago ang mood ng lalaki. Naging kabado ito bigla at nangutal na habang nakikipag-usap sa mga pulis. Di nagtagal ay na-corner ito ng mga pulis sa kanilang pagtatanong-tanong. Dito na nga inamin ng lalaki na walang iba kundi siya ang pumaslang kay Lenly Oliverio. Ayon sa kanya ay nagawa lamang niya iyon dahil sa labis na galit mula rito.
Ayon sa kanya ay isang araw bago maganap ang pagpatay ay kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa gusali at nililinis ang sahig mula roon. Panandali ang lumabas si Lenly mula sa kanyang flat, ngunit marahan daw niyang pinigil ito saglit dahil basa pa ang sahig na kanyang minamap. Maayos naman daw ang pakikipag-usap niya sa babae, ngunit bigla raw itong nagalit at pinagmumura siya sa harap ng iba pang mga empleyado. Labis na panliliit sa sarili ang naramdaman niya noong mga oras na iyon. Ang kanyang maliit na pagkatao ay mas lalo pang lumiit dahil sa panghahamak na ginawa sa kanya ni Lenly. Kinagabihan ay hindi maalis sa isipan ng lalaki ang nangyaring pangmamaliit sa kanya. Kinabukasan ng hapon ay nakatakda niyang ayusin ang fire alarm sa kwarto ni Lenly at dito na nga siya nagkaroon ng pagkakataon upang isagawa ang madilim na krimen na tumatakbo sa kanyang isipan. Kumatok siya sa kwarto ni Lenly. Pagkabukas ni Lenly ay puwersahan niyang itinulak ang pinto at dahil sa lakas ng lalaki ay walang nagawa ang babae at tumalsik ito kung kaya't walang hirap na nakapasok ang lalaki. Gamit ang daladala niyang screwdriver ay agad niyang sinaksak sa katawan nitong si Lenly. Noong una ay nagawa pang lumaban ng babae ngunit magkahalong sapak at tadyak ang natanggap niya mula sa lalaki. Hindi pa ito nakontento at kumuha pa ng kutsilyo mula sa kusina at ipinagpatuloy ang pagsasaksak sa babae. Sadyang nagdilim ang paningin ng lalaki at wala na sa isip niya na tao ang kanyang pinagsasaksak. Lumalabas sa ulat na 66 na beses na sinaksak ng lalaki si Lenly. Bukod pa ang mga pasa at balin nito sa katawan buhat sa pamubugbog ng janitor. Dahil sa kanyang pag-amin ay hinuli ng mga otoridad ang janitor at nasintensyahan nito ng 27 years na pagkakakulong. Ang boyfriend naman ni Lenly ang siyang gumawa ng paraan upang maiuwi sa Pilipinas ang katawan ni Lenly. Labis ang paghihinagpis ang naramdaman ng ama ni Lenly magi ang mga anak nito. Nakuha nga nila ang hustisya para sa kanilang anak, ngunit hindi pa rin ito sasapat bilang kabayaran sa buhay na nawala at nasayang. Pero kaibigan, ang kwento na ito ni Lenly ay maging leksyon sana para sa lahat na hindi lahat ng maiisip nating salita, lalo na ang masasamang salita ay pwede nating bitawan sa kapwa natin. Dahil baka sa huli ay pwede itong maging dahilan ng isang hindi pagkakaunawaan at ang pinakamalala ay pwede itong makatrigger ng emosyon tulad na lang ng nangyari sa janitor na pamaslang kay Lenly.